Guys, eto naman yung Novia Z50S Pro na may 50 megapixel na main camera at 50 megapixel na ultra wide. Sobrang laki niyan. At mapapansin nyo talaga dito sa back panel na napakalaki talaga ng camera module. At masasabi natin talaga na pang camera talaga tong phone na to. Pero sa kabila ng magandang camera, may tinatago tong sikreto. Dahil yung chipset nito, naka Snapdragon 8 Plus Gen 2. Malakas-lakas yan. Dahil yung nakuha natin ang tutoy score is nasa 1,600,000 plus. At hindi rin nagpaawat dito yung thermals niya. Napakaganda. Purong green talaga lahat yan. So marami tayong pag-uusapan sa video nito. Mag-test tayo ng maraming games, pati na rin yung camera. At sa mga bago, huwag niyong kalimutan mag-subscribe at pindutin yung bell icon para sa mga gatong unboxing reviews at katarantaduan sa channel na to. At bago ang lahat, pasalamatan muna natin yung sponsor natin. May nagpadala sa atin ng isang wireless microphone. Ang tawag nila dito is the Holy Land Lark Max. So dalawang wireless microphone ang kasama niya sa loob. At ito na yung ginagamit natin na voiceover para marinig nyo agad kung anong sounds nito o yung quality nito. So sa loob ng box meron tayong isang case dito at matibay-tibay din siya. At sa loob meron tong charging case para ma-charge nga yung dalawang microphone natin at isang receiver. So sa receiver, touch capacitive to, meron tong mga menu at pwede nga nating makita dito yung mga settings na pwedeng paglaruan para maayos nga nating sounds quality ng microphone na to. At napakaraming settings like yung mga gain, yung mga equalizer, kayo na lang bahala kung anong mga settings na gusto nyo. At nagugustuhan ko yung receiver na to, napakaganda at napakatibay talaga. So sa recording, tumatagal to up to 14 hours backup recording dito lang sa microphone na yan, at meron tong 8GB of storage kada microphone. So yung link ilalagay ko na lang sa description kung nagugustuhan nyo yung quality ng microphone na to. Okay, ang hawak natin ngayon hindi to China, global RAM to. So mamaya sasabihin ko sa inyo kung saan pwedeng mabili tong phone na to. At isa pa, napansin nyo talaga na pang camera talaga to. Pero meron nga tayong Snapdragon 8 Gen 2 na isang malakas na chipset. Sobrang lakas talaga nyan. So eto muna yung box nya, may nakalagay dyan na Novia Z50 at may texture yung box na parang pagka leather, parang ganun. Then sa loob ng box meron tayong hard case dito na para dun sa back panel niya. Sa may gilid wala siyang masyadong support at nag-focus to sa back panel talaga. So kung makakabili kayo nito, payo ko lang na bumili kayo ng hard case nito kasi may kabigatan yung phone. At sa loob pa rin ng box meron tayong SIM injector pin na may kasamang bulaklak, isang type C cable na kulay red at mga documentation. And meron tayong 80 watts na fast charger. So eto na nga yung phone natin. Napakaganda talaga ng back panel nito. Para siyang camera na may konting phone, parang ganun. Sobrang angas talaga. At masabi natin talaga na nag-focus talaga sila sa camera. Sa back panel naman is made of glass. So napakakulit ng kulay nito, para siyang leather pero glass yung ginamit dito. At meron tayong triple camera dito na telephoto, ultra wide at saka yung main camera niya nga. Sa baba naman meron tayong speaker, type C port, microphone at isang SIM card tray. Sa taas naman meron tayong infrared sensor dito, isang noise cancelling microphone at isang speaker. So dual speaker na rin to. So sa kabilang side naman may dalawang GUI tayo dyan, yun yung mga antenna bands natin. At sa kabilang side meron din tayong antenna band, syempre kasi metal yung ginamit na materials dito. Then may power button tayo dyan, tapos volume rocker. Sa taas naman meron tayong alert slider dito, at kapag inactivate natin dyan, magbubukas yung camera niya. So sa napunod kong review ni Sir Janus ng Pinoy Tech Dad, yung alert slider nito is para siyang game space kapag binuksan yun. So China RAM kasi yun, itong hawak natin si global RAM na nga. So magkaiba talaga sila. At napansin ko talaga na umiinit daw yung phone na yon. So i-check natin to ngayon. Mag-umpisa tayo dito sa Mobile Legends. Ang graphics natin dito is nasa super, tapos yung frame rate dito is nasa super na. Sa paglalaro natin dito, hindi man siya talagang bumaba yung performance. Birang-bira talaga ako makakita sa isang phone na hindi talaga bumaba yung performance at hindi siya nag-frame drops. Kahit plugs, wala talaga. Dahil napakalakas nga yung chipset nito. So iniisip nyo, umiinit ba to? Para sa akin, okay lang na nakakuha tayo dito ng 41.5 degrees Celsius, which is normal talaga yan, lalong lalo na malakas talaga yung chipset nito. So sa umpisa, sa kaligitnaan ng laro at matapos yung laro, stable siya sa 120. Medyo bumababa siya ng mga 118, which is hindi naman malaking pre interruption. Talagang parang wala lang yun at kinakaya talaga tong laro na to. So maning-mani lang to sa Mobile Legends, kahit na magdamag pa kayo dyan, hindi bababa yung performance natin kahit hindi tayo gumamit ng phone cooler o kahit na hindi tayo nakatapat sa electric pan. Kasi ako ginamit ko to o tinest ko to na walang electric pan. So yan yung nakuha natin, at sa room temperature ko dito is medyo mainit talaga.
So yun yung nakuha natin sa Mobile Legends at ang ganda talaga ng performance. So iniisip nyo hindi naman talaga masyado malakas yung Mobile Legends, e-test natin sa bigatin games talaga. So tinest natin to sa Genshin Impact, nasa high settings tayo dito. Yung frame na nilagay natin dito is nasa 60 frames per seconds na. So sa paglalaro natin dito sa umpisa, pumapalo to ng 59 to 60 frames per seconds, which is standard talaga yun sa Genshin Impact. So sa paglalaro natin dito, hindi rin ako nakakaramdam ng frame drops at parang minamanilang talaga yung Genshin Impact dito sa phone na to. So sa 30 minutes na paglalaro ko dito, medyo naramdaman ko nga na medyo umiinit siya. At keep in mind na metal frame yung ginamit dito at maramdaman mo talaga yung init na nanggagaling dun sa chipset niya. So habang naglalaro tayo dito sa Genshin Impact, talaga maramdaman mo yung init sa frame. At ang nakuha natin na temperature dito is nasa 43.3 degrees Celsius, which is mainit dyan pero tamang tama lang para sa akin. Hindi siya ganun ka-intense na init, naaabot ng 45 to 46 degrees Celsius, which is standard talaga ng temperature ng Genshin Impact yan, kasi highest settings yung ginagamit natin dito. So kung nasa medium settings naman kayo at mapalo lang to ng 40 frames per seconds, hindi ganun kainit yung lalaroin natin after 30 minutes. Pero payo ko lang, tumapat kayo sa electric fan syempre, kasi tayo nga nag-test lang tayo ng walang electric fan tapos walang aircon. So aabutin talaga ng ganyan yung temperature niya kasi wala nga ako ginagamit na cooling system dito o cooling system dito sa kwarto ko. Pero masasabi ko lang sa paglalaro ko dito, kayang-kaya yung Genshin Impact. Hindi ka talaga mag-lag dito o mag-brain drops. So dito, birang-bira ako makakita na nasa graphics yung medium at yung frame rate is nasa ultra sa Call of Duty Mobile. So sa paglalaro natin dito, yan yung nakuha nating graphics at birang-bira talaga yan. At ang nakukuha nating frame dito, 85 to 90 frames per seconds. So sa paglalaro ko dito, mula umpisa hanggang matapos yung laro, hindi bumaba yung frames per seconds niya, nasa talagang stable yan. At talagang kayang-kaya talaga yung laro na to. At kahit na magbato pa tayo ng mga smoke glass dyan at pasukin pa natin yan, hindi talaga mag-frame drops yan kasi napakalakas talaga ng chipset nito. So wala tayong magiging problema sa paglalaro ng Call of Duty Mobile kung ito lang yung lalaroin nyo. Maning-mani lang talaga to. At pagtapos ng laro, ang nakuha nating temperatures nasa 40.4 degrees Celsius, which is okay lang yan. Sa Mirror 4 naman, high settings yung nilagay natin dito. Ang nakukuha nating frames per seconds dito is nasa 44 na, which is standard to ng Mirror 4. Hindi katulad nung Genshin Impact na pumapalo ng mga 60. So dito, standard lang na nasa 44 lang talaga. At pagkatapos ng isang games dito, ang nakuha nating temperature is nasa 42.7 degrees Celsius, which is okay pa rin yan. At hindi tayo nakaramdam ng frame drops dito tsaka lag. So sa mga nabanggit ko na Mobile Legends, Call of Duty Mobile at Mirror 4, wala kayong magiging problema, ayos na ayos yung chipset na to dito sa phone na to. At kung kinaya naman yung tatlong laro na yan, maning-mani lang dito sa Wild Rift. Yung frame rate natin dito is nasa 120 tapos yung graphics natin is nasa high. So sa first minute ng laro, kaligitnaan at matapos yung games, nasa 120 frames per seconds ang nakukuha natin dito at hindi siya bumaba dun. So maning-mani lang din to talaga sa Wild Rift kasi hindi naman talaga mataas yung requirements nito. Then ito, sa bagong laro na Modern Warship, ang frames per seconds na nilagay natin dito is 120 na. Sa graphics naman, nasa ultra at water quality is ultra na rin. So dito, okay na okay pa rin siya, which is sa ibang tinest kong phone, halos lahat yun kapag nasa battle na talaga o talagang barilan na. Nag-frame drops talaga siya ng nasa 70, minsan 80 or 100. At para sa akin na maganda na kapag nakakuha ko ng 90 to 100. Kahit na 80 yan, okay pa rin yan. Pero dito sa paglalaro natin dito sa phone na to, stable siya sa 120. Bumaba siya ng mga pakonti-konti pero hindi talaga siya frame drops. So kayang-kaya talaga yung Modern Warship. Wala kayong magiging problema. At kung nakakuha naman ako ng 90 frames per second sa Call of Duty Mobile, sa PUBG Mobile nakakuha lang ako ng 60 frames per seconds. So pumapalo to ng 59 to 60 frames per seconds kahit na yung graphics natin is nasa smooth tapos yung frame rate is nasa extreme. So dyan lang talaga siya naglalaro kahit na matapos yung games, hindi talaga siya pagpapawisan kasi 60 frames per seconds lang at hindi siya mainit masyado sa laro na to. So yun yung nakukuha natin yung frame, hindi siya nag-frame drops dito sa PUBG. So lahat ng pinakita kong games is kayang-kaya talaga, pati rin dito sa Farlight 84. Ang graphics natin dito is nasa extreme tapos yung frame rate is nasa extreme na rin. Yun nga lang, dito sa Farlight 84 kahit naka-extreme yung frame rate natin,
Ang nakukuha natin frames per seconds dito is nasa 60 lang, which is weird, samantalang sa ibang phone nakakuha ko ng 120 kapag nasa extreme yung frame rate ko. So dito lang sa laro na to na kailangan niyang ma-optimize para makakuha tayo ng 120 frames per seconds dito, which is hindi naman talaga bumaba yung frames nito kahit na nandyan yung frames na nakukuha natin at playable naman talaga sa Parlight 84. At kailangan lang ma-optimize to para makakuha tayo ng 120. So dito lang siya pumalpak talaga sa Parlight 84, which is dito sa Parlight 84 hindi naman kasalanan ng phone to. Actually, kailangan lang ma-optimize to para makakuha tayo ng 120 frames per second. So yun yung napansin ko dito sa laro na to. So nakita nyo yung performance nito, sobrang angas talaga. As in, wala kang frame drops na makikita o wala kang mapupuna sa chipset niya. Napakalakas talaga. So ngayon, ito naman yung medyo cons ko sa paglalaro ko dito sa phone na to. Wala tayong game space. Samantalang dun sa China RAM meron tayong game space dun, dito hindi ko mahanap laging game space. So siguro kailangan pang map dito para magkaroon nga tayo ng game space. At malaking tulong yun sa mga gamer na katulad natin. So yun yung hinahanap ko dito. Hindi ko talaga siya makita. Siguro maghintay pa tayo ng konting updates para makuha natin yung game space dito. Which is para sa akin, okay lang din na walang game space kasi hindi naman siya nag-brain drops. Yun nga lang, may mga settings tayo na pwedeng gamitin sa game space, like yung mga kulay, yung mga performance mode, mga ganun, at marami pang iba, at mga voice changer pa. So wala tayong game space dito sa Nokia Z50s Pro no global ROM version. At pagdating naman sa display, meron tayong AMOLED display with 1 billion colors at 120Hz na refresh rate. At maliwanag na rin to sa arawan kasi yung nits brightness nito is nasa 1200 na. So malakas-lakas na yon. At yung size ng screen niya ay 6.78 inches at 89% yung screen to body ratio niya. At ang resolution nito is nasa 1.5K na. So medyo maganda na yung resolution nito at mapalag na talaga. At pang flagship talaga yung performance ng display nito. At yung bezel nito is napakaliit lang din. Talagang symmetrical yung taas, yung sa baba, tsaka dun sa gilid. As in talagang napakaganda kahit naman nood tayo ng mga movies o kung ano-ano pa, talagang hindi nagkulang pagdating sa display. At napakalaki talaga ng screen nito at maganda yung kulay kasi AMOLED display na nga siya, black is true black talaga. Kahit anong angulo, makikita mo pa rin at palong-palo talaga yung display nito. At pagdating naman sa Netflix, naka L1 certifications na to, pero hindi siya supported ng HDR, magagamit lang natin yung HDR nito sa YouTube. So sa YouTube, makakapanood tayo up to 4K at 60fps. Samantalang sa Netflix naman, Full HD na rin yung mapapanood natin. Yun nga lang sabi ko kanina, hindi siya HDR, which is para sa akin na okay pa rin. Sa refresh rate, meron tayong 120 refresh rate. Ang nagustuhan ko dito sa phone na to, may pagpipilian tayo na 60, 90, at 120. Para kung sakaling sawa na kayo sa 60, pwede natin ilagay sa 90. At kung gusto nyo talaga na smooth pa yung scrolling natin, ilagay natin sa 120. At kung gusto nyo talaga makatipid, pwede natin ilagay sa auto lang. So okay, pagdating sa camera, ang pinaka selling point talaga ng phone na to. So meron nga tayong 50 megapixel na main camera, 8 megapixel na telephoto, tapos 50 megapixel na ultrawide. At malaki-laki yung ultrawide nito, ha. Then sa selfie camera naman, 16 megapixel na front facing camera. So dito marami tayong option na pagpilian dito. Ang standard nga nito is nasa 35mm na, pero pwede nating i-adjust yan sa 50. Kung gusto mo naman na gamitin yung ultrawide, pwede nating ilagay sa 13mm. At masabi ko, napakaganda ng camera. Tamang-tama yung detalye. May konting saturation, hindi masyadong neutral, pero okay na okay pa rin. Kasi kapag kukuha tayo ng mga photos dito, upload na agad, wala nang edit-edit. Talagang ganun kaganda yung camera niya. At yung pagka-bokeh effect niya, lalo na sa portrait, nagugustuhan ko dito. Tamang-tama yung details, tamang-tama yung kulay. As in talagang maganda para sa akin. Kung mapapansin nyo naman talaga na ginawa tong phone na to as camera talaga, talagang nag-focus talaga sila sa camera. At nakikita ko na maganda talaga yung image processing nito kasi nga yung ginamit na sensor dito is Sony IMX800 na. So maganda-ganda na yung sensor na yan at mapapansin nyo naman kung gaano ka-detailed at kung gaano kaganda pagdating sa camera. Sa video naman, meron tayong 4K at 60fps, stable yung video nito. Kahit gumamit tayo ng ultrawide, hindi siya mawawala sa 4K at 60fps kasi nga yung megapixel nito is 50 megapixel na. So sa nakikita nyo yung sample, ginamit natin yung ultrawide ng 4K at 60fps at kung mapapansin nyo yan, wide talaga siya at hindi siya malog at stable lang siya kahit na naglalakad tayo dyan. So okay na okay yung camera nito pagdating sa video. So yan yung ultra wide natin. Ito naman yung 35mm o standard ng camera. So kahit na nakalagay tayo sa 35mm, okay na okay pa rin. Wala siyang alog, stable pa rin yung video na nakukuha natin. So talagang panalo yung camera nito kahit sa photos, kahit sa videos, wala tayong magiging problema. Okay, dito naman sa selfie camera niya, ito yung medyo cons ko dito.
kasi nasa 16 megapixel lang siya, which is para sa akin sana naglagay sila ng 32 megapixel. Tapos ang pinaka-complain ko dito, yung video niya nasa 1080p lang at 30fps. Wala man tayong pwedeng settings na pwedeng itaas pa dyan, talagang nasa 1080p at 30fps lang. So yan yung pinaka-complain ko dito sa phone na to, kahit na sana naglagay sila ng mga 60 frames per seconds para magamit natin ng maayos yung selfie camera. Pero nandito na to, okay naman yung kulay na nakukuha natin sa mga photos, yung video lang talaga yung problema ko dito. Okay, nakita nyo naman na flagship talaga tong phone na to. Kung gusto nyo mabili, maglalagay ako ng link sa description para makita nyo yung presyo niya. Pero kung gusto nyo bumili agad, yung presyo nito is nasa 44,000, nasa 12GB of RAM kasi to at 1TB of storage. So mabibili natin to dyan sa Walter Mart Tanawan. Tapos kung malapit lang kayo sa SM Batangas o kaya SM Imos, pwede kayong bumisita sa Sencel Telecom. So may phone na ganito dyan. Then sa NCR naman, pwede kayong bumisita sa Alabang sa Power Switch Festival Mall Alabang. So nasa 3rd floor lang yan. At pwede kayong mag-check ng link dito sa description o kaya dun sa comment section. So ayun, sana nakatulong ako sa inyo at huwag niyong kalimutan mag-subscribe sa channel ko at pindutin niyo yung bell icon para sa magandong unboxing reviews at katarantaduan sa channel na to. So once again, this Paul. Fast fatal heart impacts, past painful scars. In fact, I blast tasteful bars and pass. I back up my actions, fact, don't ask, grab reactions. Jacked attack with every word, then act with class as they hear me snap. I got nothing to lose.